Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng update sa MRT 7 West Avenue Extension para sa itatayo na turnback guideway. Nakasakay pala tayo dito sa MRT at dito sa area na ito itatayo ang Metro Manila Subway Quezon Avenue Station. Dito mismo sa area na yan nagkaroon ng groundbreaking ceremony at malapit na nga itong simulan ayon pa mismo sa DMCI na isa sa mga contractor na gagawa ng Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway. Andito na tayo sa May North EDSA. Pupunta na natin ngayon ang West Avenue kung saan nabalitaan natin na nagsisimula na raw yung pre-construction activities para sa turnback guideway na itatayo doon. Ito yung dulo ng MRT 7 dito sa North Avenue at dito lang sa kabilang side ng kalsada, pagtawid mo ng EDSA ang West Avenue, dyan din diretso ang linya ng MRT 7 at magtatayo ng extension line na gagamitin bilang turnback guideway. Ito naman yung mga poste ng MRT 7 na nakaabang na dito sa May North EDSA. Dadaan dito sa ibabaw ng existing na linya ng LRT 1 yung MRT 7 turnback guideway papunta sa West Avenue. Noong nakaraang linggo lang nagkaroon ng groundbreaking ceremony para sa itatayong turnback guideway sa West Avenue. Dinaluhan pa ito ng San Miguel Corporation, Department of Transportation at ng Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sinabi pa nga ng DOTr sa groundbreaking ceremony na magsisimula na as soon as possible yung construction ng turnback guideway sa West Avenue. Andito na tayo sa may footbridge dito sa West Avenue. Titingnan natin dun sa dulo kung saan nagsisimula na daw ang mga pre-construction activities para sa MRT 7 extension na gagamitin bilang turnback guideway. Sa ngayon, mukhang normal pa naman dito sa West Avenue at wala pa tayong nakikita na mga roadblocking na kadalasan ay senyales ng isang construction. Pero baka doon pa sa unahan nagsimula. Meron na nga tayong nakikita dito sa unahan. Medyo mahaba din siguro yung itatayo na MRT 7 turnback guideway. Ayan, makikita natin dyan sa unahan, mukhang nagsisimula na yung paglilipat ng mga utilities, pati na road widening at iba pa.
Parang ang layo naman yata ng simula ng construction. Nasa kalagitnaan na ito ng West Avenue, malapit na sa Quezon Ave. Gano'n ba kahaba yung itatayo na turnback guideway? Sa ngayon makikita natin na maliwalas pa dito sa West Avenue dahil wala pa nga mga naitayo na mga poste. Pero kapag meron na ditong linya ng MRT7, sigurado magsisikip na rin ang West Avenue at didilim na rin dito sa ilalim. So ayun guys, kumpirmado nga na nagsimula na yung pre-construction activities dito sa West Avenue para sa MRT7 project. Ayan, makikita naman natin, nagsisimula ng i-excavate yung mga sidewalk dito sa West Avenue bilang parte ng road widening at paglilipat din ng mga utilities. Bakit hindi na lang kaya lagyan ng isa pang station dito sa West Avenue? Mula dito sa kanto ng EDSA, dito dadaan yung turnback guideway galing doon sa North Avenue. Para saan nga ba ang turnback guideway? Ito yung gagamitin ng mga tren ng MRT7 kung saan doon sila mag-i-stay at magpapalit ng lane bago pa pumalik dito sa North Avenue Station at magsakay ng pasahero dito sa station. Kung mapapansin natin, napakataas ng mga poste dito sa dulo ng MRT7 dito sa North Avenue. Yun pala ay dahil sa itatayo na extension papunta sa West Avenue. Dadaan kasi ito sa ibabaw ng linya ng MRT3 at LRT1 dito sa Common Station, kaya mataas yung mga poste. Ito naman ang Common Station, hindi pa rin natapos hanggang sa ngayon at hindi nga natuloy yung nakatakdang schedule ng partial opening ngayong June 2023. Inilipat na naman yung schedule ng partial operation sa December 2023. Halos 5 taon na ang Common Station, hindi pa rin ito natapos. Anong masasabi nyo sa mga proyekto dito sa North EDSA?
ang common station at ang MRT 7 turnback guideway. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.